meron ngang kasabihan na ang pikon ay laging talo. At marahil yan din ang nais ipaalala ng tinaguriang The Fearless ng Philippine Basketball na si Ronald Tubid. Ang isa sa mga pinakamahusay na impact player at marahil isa rin sa mga nakakapikon at nakakaasar na manlalaro sa kasaysayan ng liga. Ang maging mapang-asar po ay isang paraan niya lamang upang sirain ang focus ng kanyang mga nakakatunggali na madalas naman niyang napagtatagumpayan. Narito po ang ilan sa mga eksena kung saan nagawa ni Tubid na patirin ang mga pisi ng kanyang mga nakakabangga. February 4, 2007, Game 6, Semifinals, Ginebra kontra Token Text nang ma-eject si Mac Cardona matapos sipain si Tubid habang nakahiga sa sahig. Kitang inipit ni Ronald ang isang paa ni Mac gamit ang kanyang mga tuhod. Sa pikon naman ni Captain Hook ay binigyan niya ito ng isang tadyak sa sikmura na dahilan upang ma-thrown out ito sa laban at tuluyan na ngang na-eliminate sa kumperensya. 2011 Philippine Cup naman nang magawa niyang pikunin ang heart and soul ng Gilas at court leader ng Talk and Text na si Jimmy Alapag. Dahil sa malalintang pagbabantay nito ay nairita si Alapag at iwinasiwas siya. Dahilan naman upang ma-outbalance si Tubid at matawagan si Mighty Mouse ng offensive foul. Pero hindi pa dito natapos, agad itong tumayo at patuloy na inilapit ang sarili kay Jimmy, kaya naman isa pang tulak ang inabot nito. Bukod po sa personal foul ay natawagan patuloy ang 2011 MVP ng isang technical foul dahil sa kanyang extra motion. Ang dalawa namang magaling mga asar na si Tubid at Abueva ay minsan ding nagkaasaran at kanya-kanyang mga paandar para mapikon ang isa't isa. At mula nga noon, tuwing magkikita ang dalawang ito sa court ay animoy mga manok na pinagsasabong. Taong 2007 naman nang muntikan ng magpang-abot ang 2003 Slam Dunk Champion na si Brandon Cablay at ang energy guy ng Ginebra noon na si Tubid. Ang usual na cool na si Cablay po ay tila napatira na rin ng pisi matapos muntikang mahagip ng lumilipad na siko ni Tubid. Mabuti na lamang po at naawat ang dalawa, kundi ay baka saan pa umabot ang kanilang naging girean. So yan po ang ilan sa mga masasabing physical encounters ng tinaguriang The Fearless at The Saint ng Philippine Basketball. At ito po isang trivia lang. Alam nyo ba kung bakit tinawag na The Saint si Ronald Tubid? Ito po ay dahil noong 17 anyos siya ay napili siyang mag-portray ng larawan ng ikalawang santo na Pinoy na si Saint Pedro Calungsod. And the rest is history. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.